What's up sa inyo mga ka-Pigeon Nation? So ngayon, nandito tayo sa ating loft. At ngayon, ang gagawin natin ay magpupurga tayo. So ito, ang low budget na pagpupurga. So gamit na natin ito, hammer. Ngayon, ang pupurgay natin yung mga pliers na lilipad ngayong North Race. Tsaka yung mga breeder natin na ibibreed natin para sa pagbibreed ng mga panlaro natin para sa summer 2021. So bali etong gamit ko yung hammer. Hinahati ko sa apat kasi masyado akong nalalakasan pag kalahati. So bali hatiin natin to sa apat, tapos isusubo na natin sa mga ibon. Bali yung mga ibon hindi pa kumakain yan. So ngayon is mga 7 AM na. Hindi pa kumakain yung mga ibon natin. Para sure na gagana yung ating pamurga, kailangan walang laman yung mga butchi nila. Kailangan malinis. Tapos mamaya, pagkatapos nilang mapurga, bibigyan natin sila ng tubig na may electrolytes. Tapos mga 9 o 10 AM, pwede na natin silang pakainin ng konti. So tara, samahan nyo ako, putol-putolin na natin tong hammer. So ayun na nga mga ka-Pigeon Nation, bali ito yung ating pamurga. Yan, gawa ng sagupaan. So hammer. Ang laman niya yan, oh. Mebendazole, niclosamide, levimazole. Levimazole. So yan, hammer. So bali masyadong malakas yung isang buo na to para sa isang kalapate natin. Kung kalahati naman nalalakasan din ako. Bali hatiin natin sa apat yan. So ito, gagamit tayo nito, pamutol ng gamot para mahati natin sa apat. So yan. Kung meron kayong mga kutsilyo, pwede rin naman, pero mas preferred ko na yung ganito. Kasi ito talaga, especially pamputol talaga to ng gamot. So ayan, puputulin lang natin yun. Ayan, hanggang sa maging ganito. Ayan, medyo green yung laman niya. Hanggang sa maputol natin yun, lahat. Pag binigay natin to sa ibon, make sure lang na walang laman yung mga butchi nila. Para siguradong yung mga bulate, ito yung makakain nila. Kumbaga, hindi gagana ng maayos yung pamurga natin kapag may laman yung butchi ng mga ibon. Mas maganda rin na pahabulan natin ng electrolytes agad. Para makabawi ng lakas ng mga ibon. Siyempre, yung gut nila yung ginamot natin. Kailangan nila makabawi ng lakas. Kasi yung sa gut, andun yung ng immune system. Ayan nga guys, naputol-putol na natin yung ating hammer. So tara, ibigay na natin sila sa ibon. Bali, sa pagbibigay pala nito sa ibon, mas maganda na wag nyo nang ilagay sa training box yung ibon nyo kung ilan man sila. Sa kulungan nyo na lang mismo subuan dahil magiging stress sila. Napaka-stressful ng pagpupurga sa mga ibon. Mas maganda na sa loft na lang sila habang pinupurga nyo. Pagka kasi nilipat nyo pa sa training box yan bago nyo purgahin, masyado silang may stress. Bale, ayun mga ka-Pigeon Nation, bale, nandito na tayo sa ating pliers loft. Ngayon, magbibigay na tayo ng pamurga sa kanila. So, bale, ito yung mga ibon natin. So, ayan. Bale, yung mga young birds dyan up and south, hindi muna natin pupurgahin. Hintayin muna natin sila na makapondo ng immune system. Kumbaga, yung immunity nila, pinapalawig pa natin lalo bago natin sila purgahin.
Tsaka mga pagkalugo na siguro nila, tsaka natin sila purgayin. Bali, pupurgayin natin dyan yung mga pang North Race. So, tara. Purgayin na natin sila. So, ito. Kain natin yung una nating hen. Una nating pupurgayin na yan. Ito si Tiny. Ayan siya. Subuan lang natin siya ng isang ganito. Minutes lang, epekto na yun. Pero mamaya natin siya papakainin. Purgayin ko lang din yung iba. Guys, nandito na tayo sa mga stock bird natin na nakabartolina. So, sila na yung huli nating pupurgayin. Bali, natapos ko ng purgayin yung mga panglaro, yung mga nasa stock loop ng hens at cocks, tsaka yung apat na nakabukod doon sa may double cage. Bali, last batch na to. Pupurgayin natin. Bali, pagkatapos nito, magtitimpla ka agad tayo ng electrolytes para bigyan natin sila ng tubig. Siguradong na-stress sila. Tsaka para makabawi sila ng lakas. So, yun nga guys. Bali, kakatapos lang natin mag-purga. So, napurga na natin lahat. So, update ko muna kayo dito sa ating loop. So, eto na siya ngayon. Ayan, nilagyan ko na ng trapal. Tsaka yun dito sa may gawing harap. Malapit ko na rin lagyan yan. Hinihintay lang natin yung order natin na trapal. So, ito. Para iwas ang ghee sa ating mga ibon. Ayan, oh. So, ngayon naman, titingnan natin yung mga ibon. Kung ano ba ang naging tsura. At eto na nga, pag napansin nyo medyo ganto na yung ibon, medyo umi-epekto na yan. So tara, magtimpla na tayo ng electrolytes. Eto na nga yung ating electrolytes. So, bibigay na natin to sa kanila. Tapos bukas, ang bibigay natin ay apple cider vinegar para yun yung magsisilbing acidifier sa kanilang butche. Tapos papahabulan natin agad yun ng probiotic sa hapon para yung kumbaga tanggap na tanggap yung probiotics ng ano nila, ng sistema nila. So yun ang gagawin natin bukas. Bale, yung ginawa natin na to, ito yung first step ng ating program bago mag breeding at raising. So bale, halos sabay naman yung oras ng pagbibreed, yung panahon ng pagbibreed tsaka nung racing natin. Kaya bali, sabay na rin tayong magke-cleansing, magde-deworming, tsaka maghahanda ng mga ibon na gagamitin natin para sa breeding and racing. So, eto na nga yung first day natin. Bali, kahapon, nagpaligo na ako ng mga ibon. So, first bat, inano ko na sila. Pinamita ko na sila ng... So, hindi ako naglalagay ng washout sa may, ano eh, sa paligo. Nilalagay ko lang eh, sibuyas. So, effective din yun. Kumbaga, hindi ganun ka severe yung tama nun sa, nung gamot sa mga balahibo nila. Bali, yung sibuyas kasi natural. Organic siya. Hindi siya chemical, kaya
kumbaga yung mga ibon natin is natural lang din yung tama nun sa kanila. So tara, ibigay na natin to. Yan mga ka-Pigeon Nation, bali kakatapos ko lang magpakain. Nalobat kasi yung cellphone natin. So ngayon, titingnan natin kung ano naging resulta ng pagpupurga natin. Tara, dito tayo magsimula sa mga pliers. So ito yung mga cocks natin. So ito, oo. So, ang bunga ng pagpupurga. Ayan, ang haba. Ito pa, oh. Mga bulate yan. Ito. Yan. Mga bulate yan. So yan yung bunga ng pagpupurga natin. Effective. Tayo sa hens. Bali dito, tatlo lang yung pinurga natin dito. Kaya mga buo yung dumi ng mga nandito. So ito. Ito. Bulate yan. So may nakita pa ako kanina dito eh. Sa pakainan nila nung pinakain ko. To. Yan, bulate yan. Saka ito. Yan, bulate. So, check natin yung iba dito. Ayun. Marami-rami yung isang to ah. Kanina kaya nang galing to. Grabe oh. Ang daming bulate nito. Epektong-epekto yung pamurga oh. Hen section yan. Dito tayo sa cock section. Lipat tayo. Bali kakapakain ko pa lang dyan ngayon. Mamaya-maya. Tsaka pa lang sila dudumi nung mga talagang droppings nila. Siguradong may kasama pa dun. O ito. Ito pa. Ayan pa. Ito. Ito din. Ayan, puro bulati po yan. Ayan. Ito bunga yan ng ating ito pa. Pagpupurga. Effective yung pagpupurga natin. Ito, may nakita pa ako dito kanina. Ayun, yun, nakasabit. Ito. Pati sa may mga side. Yung mga bulate na ano, kalat. So, effective. Ang ating hammer. Apat na hati. Hinati natin sa apat. Well, dito, mahirap hanapin yung laglag nung dumi nila eh. Dito kasi tagusan eh. And ayun nga guys, so effective ang ating pagpupurga ngayong araw. So ito ang day 1 ng ating cleansing program para sa darating na North Race 2020 at breeding ng summer 2021. So sabay natin kinondisyon yung flyers at yung breeders natin. So sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon na video. So bukas ay magbibigay naman tayo ng mga supplements para maibalik yung immunity nila, mapalakas ulit sila. So abangan nyo bukas kung ano yung ibibigay natin sa kanila at kung paano rin yun i-apply. So yun yung mga ginagawa ko naman na to is based on experience na tested ko naman na. Kaya may prefer ko din sa inyo na yun yung gawin nyo. So maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Pigeon Nation. Huwag nyo kalimutang i-like ang video na to, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Maraming salamat sa iyong oras. Paalam.